Alright, so yun mga Lods, bali sa araw nito mga Lodi, meron po tayong i-re-repair na microwave mga Lods. Bali ang problema niya mga Lodi, ayaw pong mag-start mga Lods. So bali nabuksan ko na po siya mga Lods para hindi po hahaba yung video natin. So binuksan ko na po siya mga Lodi at nakahanda na po ako ng control panel niya pang palit mga Lods. Tara, umpisaan po natin. So yan nga po pala mga Lods. Ito na po yung microwave po natin mga Lods. Bali ayan, nakasaksak na po siya mga Lodi. Napapansin nyo may display na po siya. Okay, so subukan po natin yung 1 minute mga Lods and start. So wala po yung start niya mga Lods. So yan, pag i-cancel po natin o stop o reset po mga Lods, meron po siya mga Lodi. Yan, so yung start lang po ang wala mga Lods. Maririnig naman yan mga Lodi dahil tumutunog po yan lahat ng mga tawag dito, yung mga keyboard niya mga Lods. Keyboard ba tawag yan? Dito sa control panel niya mga Lods, bahala na po kayo kung anong tawag nyo dito mga Lods. Tal malaki na po kayo mga Lodi. So yun mga Lods, try po natin. So 1 minute po mga Lodi, wala po. 10 minutes, wala po talaga yung start niya mga Lodi. So yun ngayon, ang gagawin po natin mga Lods, papalitan po natin yung kanyang control panel. May nakanda na po tayo ng bagong control panel. Hindi po bago po mga Lods. Kinuha po natin sa lumang microwave din po mga Lodi. Yan. So yan, tatanggal po natin. So pagtanggal po ng control panel mga Lods, may isang screw lang po yan dito sa gitna mga Lods. Okay, tanggalin lang po natin yung screw niya. Yun. Tapos tanggalin po natin lahat ng mga connection niya mga Lodi. Yan. Tapos buksan po natin yung pinto. Pag nakabukas yung pinto mga Lods, angat lang po natin ng konti, tapos hila palabas mga Lods. Yun na. Yun. So ito na po yung kanyang control panel na ayaw po mag-start mga Lods. So ngayon papalitan po natin ng ibang control panel mga Lodi. So yan, sa paglagay po ng control panel mga Lods, yan, ipasok lang po natin, isentro po natin yung guide niya mga Lods. Yan, pag nakasentro na, tulak pababa, lock na po siya mga Lods. Saka po natin ilagay yung mga connector niya mga Lods. Okay. Bale ito mga Lods, pag magpalit po tayo, plug and play lang po ito mga Lods. You know. Yan, isirado yung pinto mga Lods. Tapos, ilagay po natin yung kanyang screw mga Lodi. So ganyan lang po kabilis ko magpalit po tayo ng control panel ng microwave mga Lods. So yan, i-plug na po natin mga Lodi and start. Ayan, napapansin nyo meron na po siyang display mga Lods. You know, try natin ng 1 minute mga Lodi. Start. So yan, nag-start na po siya mga Lods. You know, gumagana na siya mga Lodi. Wala nga lang siyang ilaw mga Lods dahil sira po yung kanyang bumbilya mga Lods. Kaya wala po siyang ilaw. Pero yan, magana naman siya mga Lods. Kung titignan po ninyo yung kanyang, okay, yung display niya sa harap mga Lods. Ayan, dahil matapos, malapit na matapos itong mga Lods, so hintay na lang po natin matapos yung 1 minute niya mga Lodi. You know? Alright, so yun mga Lods, bali ang problema lang po ng ating microwave, itong kanyang control panel lang po mga Lods. Depende na po sa inyo kung anong tawag nyo po dito mga Lods. Para sa akin po, ito po yung tawag ko po ay control panel mga Lods. So ayan, bali hindi na po tayo nag-repair ng control panel mga Lods. Pinalitan na lang po natin ng buo dahil marami naman po akong extra dito mga Lods. Para hindi na po haba yung video mga Lods. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe po, pag-subscribe na lang at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi ka updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. Paki-like and share na rin po. At hanggang sa muli po, maraming salamat. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.